Hi guys, hello, good afternoon, good day, good evening, Philippines. Mating mata ko guys, so nakananog pula siya. Kasi naiyak ako, niyak ako guys, yan na. Real talk talaga guys, pag nade-depress tayo or else may problema, iyak na lang natin para mawala yung sakit na nasa dibdib natin, di ba? Ganun. Yun, na-depress ako. Sobrang, ano ako, depressed. Ano, ang hirap kasi yung, ang hirap ng isang buhay ng isang tao. Ang hirap ng buhay ng isang OFW. Malayo sa mga anak, malayo sa pamilya, malayo sa mahal sa buhay. Sobrang hirap. Kinakayang lahat para lang mabigyan mo sila ng ano, tamang pagkain, ganun. Sobra talaga guys, lalo nang sobrang boring ng buhay. Ayan, yung nasa bahay ka lang. Sa isang buhay, isang beses ka lang makalabas. Ano, ang hirap talaga. Sobrang hirap. Yun kasi ako, yung pag may niniisip ako ng problema. Especially pag ako lang nag-iisa, yung mabuhayin mo yung mga anak. And yung iniisip mo yung future nila. Tapos, nag-ipon ka pa para sa bahay. Yun, parang, ano yung maggawa ka ng bahay. Ito ay parang ang hirap. Tapos, ang dami pang kailangan. Yung bahay ko until now, simula na siyang na-build yung last na pag-uwi ko. 4 years ago na siya. 4 years and a half na siya. Hindi pa siya natapos-tapos. Kasi nga, ano, siyempre, pag nag-isa ka lang, wala ka ng katuwang sa buhay. Diba? Ang hirap pag nag-isa ka lang, siyempre, magpapadala ka pa ng suporta nila, ganun, tapos nag-ipon ka pa. So, mahirap talaga. Sobrang hirap, pero kinakaya. Kinakaya natin. Minsan, kailan kang umingiti, pero in deep inside, sobrang lungkot mo na, ganun. Gusto mo yung isigaw, yung nararamdaman mo, pero kailangan ka pa rin mumiti, kailangan ka pa rin magtrabaho, ganun. Diba, sobrang hirap, guys, ganun. Pero, lahat naman tayo, mga tao, nag-iba-ibang mga, ano natin, problema, iba-ibang pinagdaanan, ganun. Pero, kailangan nating magmatatag sa ating sarili, paglaban, ang kailangan, trabaho pa rin tayo, trabaho hanggang matupad natin yung gusto natin. Alam niyo guys, sa akin kasi, ano, nalulungkot kasi ako kasi, pag-uwi ko sa Pilipinas, yun, yung siyempre yung inuuna mo, yung bahay mo, na dapat na matapos yung bahay, ganun, pero, siyempre hindi makaya sa budget, di ba? Kasi hindi lang yan ang pinaglaanan mo sa pera mo, marami pang iba, di ba? Pero dahan-dahan lang. I hope my target this year matapos na yung bahay ko. Ganun. Yun ay talagang target ko. Ay, gusto mo nang mag-forgood sa Pilipinas. Hindi pa pwede kasi bahay hindi pa tapos. Alam mo yung gusto ko talaga sa buhay, magkakaroon ako ng sarili kong business na ikaw ang boss, na wala ka ng boss, ikaw mismo ang boss, ikaw mismo ang kikilos para lalago ang business, ganun, di ba? Yun ang ganun, pero kailangan ko pang pag-ipunan ng malaking pera para mayroon pa ako isang contract. Tapusin ko muna yan. Sana bigyan ako ng big opportunities ni God. Kung ano mang, I know na si God yung the best plan for me, not me. Sa lahat ng mga iniisip ko, pinaplano ko, pero si God may the best para talagang plan para sa akin. Alam ko, mahirap.
maghirap mag-finance pag magtayo ka ng bahay, guys. Sobrang hindi basta-basta magpatayo ng bahay kasi na-probe na talaga ng mga kailangan, sobrang mahal ng mga materials. Diyos ko, guys. Kaya naiyak ako. Sabi ko lang, magkakasya kaya yung pera ko. Lahat na yung kailangan. Siguro ganun. Tapos, siyempre naisip ko na magbabakasyon ako. Hindi rin ako makapahinga, di ba? Marami ka parang iniisip na kailangan mong bayaran. Siyempre, tubig, kuryente, ano pa. Pagkain mong araw-araw. Yung 2 months na pangangailangan ng mga anak ko, di ba? So ang hirap talaga, guys, ganun. Unlike kung meron kang ano, asawang sumusuporta, di ba? Wala. Wala, mahirap talaga pag nag-iisa lang ng ganun sa buhay. Nag-iisa lang na ikaw lang ang ano, kumakayod para sa ano, inag-isip ka pa sa bahay, tapos yung future nila pag yung mga tuition nila for in the future, ganun, iniisip mo yun, sobrang, di ba, parang ano, sobrang sikip ng dibdib pag-isipin. Kaya, umiyak ako. Parang gusto kong i-release yung pain na nararamdaman ko, guys. Ganun, tapos, oh my God, sabi ko, oh my God, sabi ko, ang hirap ng buhay. Sabi ko nga, so very unfair ang life. Sabi ko, yung mga mayaman, wala silang ginagawa. Hindi siya nagtatrabaho. Nagantay lang sila nung may kita na darating. Ganun. Tapos, paupo-upo lang cellphone 24 hours. Tapos, nandyan pa sila sa tabi ng mga anak nila, sa pamilya nila. May sarili pa silang mga bahay. May bahay pa sila. May mga sasakyan sila. Ganun, di ba? Parang so unfair, tayo na ng mga Pilipino, naging sobrang hirap na. Tapos yun pa, tapos sila pa ang maraming biyaya. Yung makaganon ka sa, maano mo mo, yung pag ma-compare mo yung ganyan. Pero hindi natin masisi kasi pinanganak tayong mahirap. Yung ganon sila, pinanganap silang mahamayaman, kaya ganon. Pero minsan kasi makasakit sa damdamin kasi, guys, ano, lalo na pa yung mga boss natin na parang tingin nila sa atin na sobrang liit ka lang, yung, I mean, katulong ka lang, ganun, parang sobrang sakit isipin, sobrang sakit isang bilang isang tao, di ba? Ganun, pero wala kang magawa, tahimik ka lang kung ano yung mga, anong tingin nila sa'yo, yung, I mean, yung, see, katulong ka lang, yung parang, as in, parang namimihasa na sila sa pag-utos-utos sa'yo, yung ganun. Alam nyo, guys, ako, magti-10 years na ako next year dito sa isang amo ko lang. Pero yung hirap, at saka yung mga attitude nila, grabe, sobrang tinitiis ko, especially sa mga anak nila. Grabe, as in, para lang matupad yung mga pangarap ko, yung gusto kong magkabahay ako, ganun, gusto kong makatulong, ganun. Yung mga anak ko ay nasa maayos, mapaaral ko sila, ganun, mapakain ko sila ng tama, ganun. Pero parang sakit isipin mo, guys, simula ng nasa Pilipinas pa ako, sobrang hirap ng buhay. Diba? Gusto mo yung mapagaan yung buhay mo, gusto mo yung mapasarap yung buhay mo. Ano, dati, nag-aral ako ng mabuti. Pero yun pa rin, bagsak pa rin dito, katulong. Nag-aral ako ng mabuti kasi gusto ko maganda yung buhay ko, maganda yung trabaho ko. Pero wala akong choice. The first time ako nag-abroad dati, iginagrab ko na lang yung opportunity kasi siyempre kailangan mo eh, di ba? Kahit hindi mo nagamitin yung pinag-aralan mo. Ganun, basta lang may sahod. Sobrang sakit. Minsan naisip ko yung sarili ko. Kailan ko pa yung magamit yung pinag-aralan ko. Ganun. Kailan ko pa magamit? Nanaghirap ako na mag-aral, nag-working student ako. Para lang pagaan yung buhay.
para lang maganda yung trabaho mo. Ganun, pero tinis ko rin. Tinis ko yun dito. Ay, naku guys, grabe. Sabi, emotional ako today. Sobrang emotional ako. Maisip mo na, ang hirap. Ang hirap pag, ano, mag-iisa sa buhay. Walang tutulong. Pero laban lang pa rin ganun. Since lang kayo guys, sa tingnan mo. Ganun, mas maganda na lang mag-yaw-yaw na lang ako dito. Kayo na lang kaharap ko, yung whitey ko na lang kaharap ko. Diba, para maibsan yung sakit ng dibdib. Diba? Ako kadalasan ako lagi ako umiyak mag-iisa. Mas maganda mag-iyak mag-isa para ma-release mo yung pain. Yung gano'n. Pero, I know, I keep on praying pa rin na lahat ng mga pangarap ko matupad ko. Dahan-dahan. Ayun. Pero, ganun guys. Migalap shoutout Team Kikay. Hello Team Kikay. Na-emotional na naman si Inday Baliday. Yan ako. Tingnan niyo ako guys. Pasensya niyo ako. Ganun, ano, iyakin ako. Sorry, iyakin guys. So, tingnan niyo guys. Mukha ko. Ganun. Laban pa rin sa buhay guys. Habang may buhay, so kailangan tayong lumaban, di ba? Kailan pa ako magiging milyonaryo dito sa YT, oy? Wala pa man ko, wala pa man tama milyonaryo, ani. Minsan hindi pa nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe naman. Magiging milyonaryo na tanito, din na tayo magtrabaho. Hoy, tulungan nyo naman akong, ano, pangat yung channel ko, guys. Yun na naman. Ay, nako. Sakit sa dibdib, guys. Oy. Sobrang nasasaktan ako. Naisip ko yung, ano, yung future. Kaya, ganun. Napaka-emotional ako, guys. Sobra. As in, sobra talaga. Hello, guys. Pasensya na sa, ano, sa video kong ito. Ayan. Nag-release lang ako ng pain sa aking naramdaman, sa aking puso. Ayan. At ano, nasa ano lang, may trust lang tayo kay God, lahat, ay tutulungan tayo sa lahat ng bagay, di ba? Iba-iba naman tayo yung mga problema, guys. Iba-iba tayong mga pinagdaanan, ganun. Ganun, di ba? Patawanin mo naman niyo ako, guys. Tawa mo na ako, guys. Guys, thank you. Thank you for watching me. Ating Kikay, maraming salamat. Salamat talaga na dyan kayo din lagi. Nagsusupport sa mga videos ko. Although kahit busy tayo sa isa't isa, pero andyan pa rin tayo, lalaban hanggang sa dulo, hanggang magiging milyonaryo tayo dito. Guys, laban lang sa kayo. Thank you for watching and don't forget like, share and subscribe. Bye. Thank you. Mua 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 chup chup chup.